Hello guys, mga kaprende, magandang araw ulit sa ating mga viewers. Welcome back to our channel, frendtechievlog. Meron tayong bagong video ang gagawin ngayon tungkol naman sa e-trike battery charger. Ito yung mga charger ngayon na kadalasan pinapaayos sa atin. May iba ibang uri siya ng battery. Ito, halimbawa, nakalagay rito sa ano niya. 48 volt, 20 amp hours. Ibig sabihin ng 20 amps hours. Ito yung likod niya. Ito yung mga spec ng battery. Ibang-ibang ano siya. Laki, iba-ibang capacity. Tapos, meron dito isang uri naman ng battery charger naman nito. Ang bol, ano naman ito, medyo malabo. Pero nakalagay rito 72 30 to 40 amp hour, 72 volts, ano, 72 to 89 volts. Bali ang, bali ang problema nito guys, itong mga e-trike na battery charger, wala na siyang output. Ngayon, susubukan natin ayusin. Titingnan natin kung ano yung laman sa loob at saka kung ano yung mga component na ginamit. Ngayon, sasaksak natin. Tingnan natin. Yan. Kung mapapansin nyo, meron naman siyang pula. Yung green, medyo malabnaw yung lead niya. Yan. Ayan lang siya. Ngayon, bubuksan natin. Tingnan natin kung ano. Kung may output. Kasi dito wala. Ang subukan natin. Yan. Nakalagay siya 48 volts. So, ilalagay natin yung tester natin sa 200 volts. Yan, 200 volts DC. Ngayon, titingnan natin yung output ngayon. Ito yung output niya, papuntang battery. Yan, eh, naka-ano siya. Kulay pula. Ano, may ilaw siya. Pag kinuha na natin ng output, wala siyang lumalabas. Ayan lang. Ngayon, tatanggalin ko muna. Titingnan natin. Oh, so ngayon guys, tinanggal ko ng tornilyo nito para madali. Tapos ito yung laman ng yung loob. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung loob. Ayan. Bali, ito yung gagawin natin ano ngayon. Battery charger. Board ng e-trike battery charger kung saan meron siyang isang uri din ng SMPS. Yan. Meron siyang ano, MOSFET, regulator, control IC, tapos may capacitor dito kung saan pinlag na natin to kung paano gumawa ng power supply. Tapos high voltage capacitor, yung 400 volts. Ibig sabihin lang yan, nasa parte siya ng hot ground. Tapos after ng ma-rectify sa secondary ng transformer, ano na siya, low voltage na. May makikita kan ditong capacitor na 470 63 volts kasi ang supply nito 48 volts. 48 volts, 20 amp hour. Tapos diode, pag na-rectify na, magiging DC na. Ito yung sa capacitor. Tapos ito yung diode. Yan, diode, capacitor. Tapos, ito na yung output papunta ng battery pack. Ito na yun. Ayan, ito yun. Ngayon, ang problema rito, ito yung terminal ng battery. Saan ito yung positive? Galing na siya rito ng capacitor. Positive na capacitor. Ayan. Yung negative sa kabila. Ayan, negative. Ito positive. Ito yun. Ito yung negative, papunta ng terminal ng negative ng battery, wala. Dahil ayaw mag-switch itong isang uri ng tire restore. Parang triac siya. Ayan. Kasi kung i-ano natin sa spec niya, sa data sheet niya, ito yung number one, ito yung cathode, gitna anode. Tapos yung gate kung saan ito yung triggering gate niya. Walang voltage, kailangan may small amount lang ng voltage para mag-trigger.
So, ang ginawa natin, tingnan natin mga resistor, buo naman. Ayaw lang mag-trigger kasi ito dito, ground na ito eh. Ground. Tapos ito yung positive. Galing ng kapasitor. Dito may masusukat ka rito. Positive. Tapos ground. Negative na kapasitor. Tapos ito dapat, pag nagkaroon na ito ng ano, nag-switch na ito, papunta dito sa ground. Dito sa cathode. Kasi anode, cathode. Saka na gagana yung papuntang battery terminal natin. So ngayon, tingnan natin. So ngayon guys, sasaksak ko. Saksak natin. Yan, umilaw na siya. Umilaw na yun. Ngayon, tingnan natin yung voltage. Itong negative test probe, ilalagay natin sa negative ng kapasitor. Dito tayo magsusukat sa kapasitor na to guys. Dito natin umpisan sukatan dito sa kapasitor. Yan, umpisan natin dito. Yung negative sa negative ng kapasitor, yung positive, positive ng kapasitor. Yan, meron siya, 56 volts. Tapos, ililipat naman natin itong test, black test probe dito sa cathode ng thermistor sa cathode. Tapos, sukatan natin yung anode. Yung anode, nagsisilbing ground. Magsisilbing ground, papuntang negative terminal ng battery. Meron siyang positive 43 volts. Dito naman sa asul na wire na to, papuntang positive terminal ng battery, meron siyang 55 volts. So, itong negative na dapat para sa negative battery, meron siyang 43 volts. Ngayon, susubukan natin i-switch kung magiging negative na to. Kasi kung dito tayo kukuha, sa dito sa ano ng battery, terminal ng battery, wala. Oh, ayun, wala kang masusukat. Yan lang siya, wala. Papuntang battery ito ah. Papuntang battery ng e-trike natin, wala. So ngayon, pag nilagay natin dito sa common ground, sa pinaka-cold ground niya, may masusukat ka dito sa anode na 43 volt kung saan ground naman siya papunta ng negative terminal ng battery natin. So, ibig sabihin, yung dalawang wire natin, yung asul, positive terminal ng battery, papuntang positive ng battery, meron siyang 55 volts. Yung brown na magsisilbing dapat negative, papuntang negative terminal ng battery, eh meron din siyang 43 volts. So ngayon, hindi magti-trigger yung triac natin. Gawa nga ng binablock niya lang yung current papuntang cathode kasi nga parehas siyang positive supply. Kailangan ng isa dyan maging negative para mag-switch yung ano natin. Triac. So ngayon gagawin natin, subukan natin i-test paano ba mag-test ng triac. Titest natin ngayon. Tatanggalin muna natin sa sirkuito. Ang ori ito ng thyristor. Tingnan nyo na lang yung spec nito, yung datasheet. Yan, no, BT151-500R. Bago natin itest to, dito muna, konting lesson muna. Kaya natin mag-lecture sa diode. Ang diode kasi, meron siyang tinatawag na dalawa lang yung paa niya. Two legs, kung saan meron siyang anode, cathode, positive, negative. Ang trabaho ng diode, isang one-way lang siya, one-way valve. Pag forward bias siya, to current, tuloy-tuloy nadadalo yung current niya. Pag reverse bias, naka-block lang yung current sa kanya, hindi siya magtutuloy-tuloy. Yun ang trabaho ng diode. Ang diode kasi wala siyang triggering gate, wala siyang gate. Di kagaya dito sa ECR, ang ECR naman, tinatawag na silicon control rectifier. Ganito yung symbol ng ECR. Kung saan, para din siyang diode, na meron siyang anode, cathode, dahil tatlo ang pa niya, ang isang pa niya, yun ang nagsisilbing triggering gate voltage. Pag nagkaroon ito ng small amount lang na current, yung gate niya, mag-trigger. Ngayon, pag wala itong small amount na gate voltage niya, naka-block lang yung current dito sa kanya,
Ngayon, pag nag-switch to, parang ganito siya, guys. Ayan, o. Pag nag... Ito yung magsisilbing triggering niya, yung gate. Pag nag-trigger yung ano niya, gate niya, biglang maglalatch to. Itong mula ano to katod, biglang magsiswitch yan. Biglang magkakaroon ng current flow ngayon. Ito yung tinatawag na conventional current. Pag sinabing conventional current, ito yung positive to negative. Tapos ito na may actual circuit. Ito yung actual circuit nyo naman. Kung mapapansin mo, ito yung, halimbawa, ito yung actual circuit ng BT151 natin. Halimbawa, ito yung valve sa supply. Ito yung ECR muna. Ang ECR kasi, pag halimbawa, meron kang ditong negative supply, isang supply lang, hindi siya pwedeng magkabaliktaran. Isang supply lang siya. Kasi pag baliktad ang supply niya, magbablock niya lang yung current, hindi siya tutuloy. Yung number 1 niya cathode to anode, tapos number 3 ayan yung sa gate signal niya. Ngayon, i-demo natin paano mag-test nito. Ito is ECR to sa ano naman, guys, ito sa triac. Bali, dalawang ECR. Yung triac naman ganito. Dalawang ECR kasi ang triac. Ayan, ECR 1, ECR 2, empty to empty 1. Ibig sabihin main terminal 2, main terminal 1 o anode to anode 1. Yung gate niya nasa gitna na, nasa loob na. Yung trigger switch niya nasa loob na. Pag nagkaroon na ng supply voltage itong gate, saka lang magtatrabaho. To ang pagkaiba naman dito sa CR, ito kahit magkabaliktaran, kahit pasukan mo siya ng negative positive supply, parang ganito, guys, oh. Yan, ganyan. Halimbawa, ito yung triac natin. Tapos, ito yung positive. Yan, positive, negative. Dito sa triac, ano to, switching siya na pwede sa AC, pwede sa DC. Ang ano rito, dalawa siyang katumbas siya ng dalawang ECR na baliktaran. Opposite polarity siya. Yan, meron siyang cathode anode, tapos anode to cathode. Sabihin, kahit pasukan mo siya ng negative dito, okay lang. Kagaya nangyari dito sa ginagawa natin. Pasukan mo siya ng positive, okay lang. Kasi nga, medyo umaayon siya kung anong ipasok mo dahil nga dalawang ECR siya. Kung anong ipasok mo, negative man o positive, umaayon yung dalawang ECR sa loob sa pamagitan ng gate voltage, saka siya mag-switch. Yung gate nasa loob na ng ano natin, dalawang ECR. Bali, ito yung symbol ng triac. Yan. Dalawang ECR yan. Dalawang diode. Ibig sabihin dalawang diode, full wave diode siya. Yan, naka-full wave diode siya. Yung ECR, isa lang. Triac, dalawa. Naka-full wave. Tapos ito yung actual circuit niya. Dito sa gate niya, kailangan maglalagay lang tayo ng resistor kasi ito yung magsisilbing switch. Pag nag-switch na yan, yung nagkaroon ng gate supply, saka na magkakaroon ng bulta yung cathode to anode. Ngayon, i-ano natin, didemo natin. Gagamit tayo ng ohmmeter, guys, times 1 siya. Short muna natin yung ano, yung test prod, tapos i-zero adjust na natin yung ohms adjuster. Ayan. Tapos, titingnan natin yung voltage nitong analog. Titingnan natin sa digital kung ilang voltage siya. Ang tester, guys, depende yan kung saan gawa. Kasi mayroong mga tester na baliktad talaga yung polarity ng test probe. Kagaya nito, itong negative ng digital tester natin, ilalagay natin sa positive. Yung positive naman, ilalagay natin sa negative. Yan, kung makikita mo, meron siyang 3.3 volts. Ito yung ipang susupply natin sa gate ng triac natin para mag-latch, mag-trigger, mag-switch. Yan, meron siyang ano. Kasi ito local tester. Yung positive, pula. Negative, itim. Ito naman, baliktad naman siya.
Kaya pagka, no, babalik na rin lang natin yung pula. Tapos, yan. Meron siyang 3.3 volts. So, ngayon, ito, titingnan na natin. Ito, guys, tong sample ng triac natin. Ito yung cathode, anode, at saka ito yung gate. Gate. Ito yung susupplyan natin. Ngayon, malalaman mo paano ba mag-check nito. Yan, i-demo natin. Hanapin muna natin yung tama yung palo. Kasi pagka itong test probe, nilagay, black test probe, nilagay natin dito sa cathode. Tapos, dito sa, ano, sa triggering gate niya, sa gate, ganyan ang palo. Ibig sabihin, hindi yan. Hanapin natin yung tama lang. Yan. Ngayon, babalik na rin natin. Itong pula, ilalagay natin sa cathode. Tapos, yung itim, ilalagay natin sa gate. Yan. Yan. Ganyan, pumalo siya. Ngayon, tingnan naman natin yung anode. Yung gitna. Ayan, titingnan naman natin. Ito, itututok lang natin sa cathode. Ayan, tingnan natin yung anode. Kung titingnan natin yung anode, wala siya. Hindi gumalaw yung pointer ng tester natin. Pagdating sa gitna, hindi gumalaw yung pointer ng tester natin. Pero dito sa gate siya, ayan, gumalaw yung pointer. Ngayon, isushort ko yung gate to anode. Ayan, gate to anode, yan. Ayan, isushort ko siya. Ito guys, ulitin lang natin. Cathode to anode, wala. Wala siya. Ngayon, cathode to gate, ayan, pumalo siya. Ayan. Tapos, tatanggalin na natin yung pagkakadikit sa gate. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ayun, no? Ayan, kahit wala na supply yung gate niya, naka-switch na, nag-latch yun. Ibig sabihin, kahit tanggalan mo na supply yung gate niya, pag once na nag-switch na yung triac o CR man, automatic siya na naka-switch na. Pero na lang, pag tinanggalan natin ng supply, tatanggalin ko yung supply niya. Yan o, hindi na uli siya, nag-off na uli. Pag tinanggal mo yung supply, automatic yan mag-off. Pero isa pa, ito sa cathode, yung red test probe, test prod natin sa cathode. Tapos, anode, hindi gumalaw yung pointer ng tester natin. Sa gate, gumalaw ang pointer natin. Yan, isushort natin siya, ganyan. Tapos, iangat natin ngayon. Nagkaroon ngayon ng resistance yung ano natin. Yan. Wala nang supply yung gate natin. Yan ang trabaho ng triac. Kahit na once na nag-trigger na siya, nag-latch na yung triac man o CR, automatic yun, naka-switch na yun, permanente. Pero na lang kung tatanggalan natin ng supply. Tanggalan natin ng supply, ibalik mo, wala na uli siya. Ayan. Wala na uli siya. Kailangan niya uli mag-switch. Kailangan niya uli mag-trabaho yung gate para magkaroon siya ng anode. Ano. Ibig sabihin, buo tong ano natin, ibabalik natin ngayon, buo yung triac natin. Ngayon, bali guys, binalik ko na yung triac natin. Ngayon, ang gagawin natin, maglalagay na lang ako ng resistor dito kasi in-skip ko na, di na natin pinahaba yung video, tinik-chinik ko na lahat yung mga resistor. Okay naman. Wala naman problema kasi ito yung control IC niya. Diode. Schottky diode. Tapos triac, isang ore ng thyristor, mga resistor, capacitor, dalawang capacitor niya, isang ano to, kasi 48 volts to eh, 63 volts, kasi ang ano niya output is 48 volts, tapos isang 50 volts, itong 50 volts na to, supply 12 volts supply sa blower. Meron naman siya.
May 12 volts naman to para sa blower niya to. Kompleto naman siya ng supply. Meron tong 56, meron 12. Tapos ito lang problema. Ayaw mag-switch. So, gagawin ko, lalagyan ko na lang siya ng resistor. Depende ito direkta. Kailangan maglalagay ka ng switch. Depende sa spec niya. Tingnan mo na lang kung ilan yung voltage na kailangan niya para mag-trigger. Yung sa gate. Sa paan ng gate. May mga spec naman yun. I-ano nyo na lang. Type nyo na lang yung number ng ECR man o triac. Parehas lang naman yun. ECR, triac. Pinagkaiba lang ng triac. Dalawang ECR siya. Naka-opposite. Yung dalawang ECR na yon. Ngayon guys, dahil nga buo naman yung triac natin, gagamit na lang ako na resistor na 39K. O, ngayon titingnan natin. Yan, lalagay natin sa resistance na yan, 200 ohms. Yan. Ay, 39 ohms lang pala, hindi kay sorry. Yan. Ayan, 39 ohms. Ito na lang ang gagamitin ko para mag-switch. Kasi yung ibang design naman kasi guys, wala naman, hindi naman siya gumamit ng ECR o triac man. Kundi diode lang. Ito guys, oh. Oh, mga diode lang, mga mataas na diode to, mga 10 ampere ata. Ayan to, diode din to eh. Ayan, yan lang ang ginamit niya. Yan o, magkasama rin itong dalawang paa. Cathode, ito yung anode na sa gitna. Kasi naka-heatsink siya, ayan o. Diode din siya. Kasi nagiging problema naman nito yung sa power supply niya. Ah, sinisira. Ito, ganun din. Ayan o, mga diode lang din siya. Kung saan ito yung output eh. O, yung azul, positive. Yung brown, negative. Papuntang terminal ng battery. Eh mapapansin nyo, meron siya yung ano dyan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Positive out niya. Dito sa ginagawa natin, gumamit siya ng triac kung saan yung negative niya sa capacitive para yung may supply, kaya hindi nagsiswitch, naka-block lang yung current sa kanya. So, pwede naman na, ano na lang natin, gumamit na lang tayo ng resistor na 39 ohms para mag-trigger. So, ito, wala na siyang triggering component kung saan direkta na. Yan, yan na guys. Ito yung sa, ano niya, gate anode. Yung gate to anode, naglagay na lang ako ng resistor. Di pwede short yun guys, ha. Kailangan gumamit ka ng resistor kasi yung resistor magsiselbing limiter. Malilimitan niya yung current. So ngayon titingnan natin kung magkakaroon na ng output tong positive, negative. Titingnan. Kasi ito, ano pa to, positive supply pa yun ang makakukuha mo sa kanya. Tapos itong ground, positive din. Ngayon titingnan natin na nilagyan na natin ng ano, ng supply yung gate. Kung magtitrigger na, kung itong ground lilipat na dito. Kasi ito ground na to guys, ano, titingnan mo. Ground ng papuntang negative terminal, dito magagaling dapat yan eh. Sa ground itong capacitor, yan o. Oh. Yan, dito dapat yan. Eh dahil ayaw mag-switch, kaya wala pa rin ano, output. Ngayon titingnan natin kung magkaka-output. Gamit tayo ng digital. Lalagay lang natin sa, kasi 48 volts siya, lalagay natin sa 200 volts. Yan. Ngayon sasaksak na natin siya. Ngayon guys, umilaw na. Ayan o. Ngayon titingnan natin tong dulo kung mayroon na siyang supply. O, kung mapapansin nyo guys, mayroon na siyang 55.8. Magdadrops pa yan pagka meron ng load. Kasi ito walang load eh. Pag nagkaroon ng load yan, oh, ayan o. Oh. Ayan na siya. Meron siyang 55. Dito, ganun din. Kasi itong brown na to, negative. Yung azul, yun ang positive. Ah, meron na rin siya.
Kasi ito, ground to eh. Ayan guys, oh, ito yung ground kanina. Wala, positive supply lumalabas sa kanya. Ayan. Ngayon, titingnan natin dito sa dating kanina. Kanina to may supply to guys. Ngayon, wala na. Kasi ito, positive tong asul. Ayan. Ibig sabihin, nag-flow na yung current sa loob ng triac natin. Dahil nag-switch na yung gate niya. Yun lang guys. Salamat. Thank you. Thank you for watching. If you like this video, kindly leave a thumbs up. And if you haven't subscribed yet, just click the subscribe button and hit the notification bell for more videos.